What's up, guys? It's Miko. It's Ruth. And this is how we do it. Welcome back to our channel. Yes, it's day 54 of community quarantine. Yes, and we're still in the house. Bored in the house and in the house bored. Yes, pero productive pa rin tayo, di ba? Kahit naman nasa bahay tayo. And for this video, guys, ayan, we'll be talking about the new normal. New normal. Yes, the new normal yan po ang future na mangyayari. Our lives will never be the same again. So, kamusta kayo guys? Sana okay lang kayo. Sana healthy pa rin kayo at may ginagawa during this time. Yes, let us know guys sa comment section kung kamusta kayo para, di ba, kahit papano eh, dito mailabas nyo yung nararamdaman nyo. And today guys, syempre, hindi naman tayo masyadong seryoso din. Parang napag-usapan lang kasi namin ni Miko kung ano na kaya feeling pag lumabas tayo. Kasi never pa ako, never pa ako nakalabas. Since 54 days. Yes. OMG. Ayun, di pa ako nakalabas. Ever. And meron na po tayong 10,000 confirmed cases. So, tumataas pa rin siya, pero at the same time, parang tinitignan nila yung ways para maibalik po sa normal. Sa normal. Yun nga, the new normal. Yung ating bansa. Pero ikaw ba? Pabor ka ba? Doon sa mangyayaring ano? So ako, ano, parang may anxiety pa din ako lumabas. Hindi ko alam if kaya kong lumabas. And kasi nakikita ko na we're still not flattening the curve. Sobrang baba pa rin ng mga na-test sa atin kumpara sa sinasabi ng government na kailangan. Parang we need to reach at least 2% daw of our population. Pero sa last ko nakita, 0.1% pa lang yung natetest. So, hindi pa natin alam ang totoong number of cases here sa Philippines. Kaya, much better if i-extend for me yung enhanced community quarantine. Like, kung ano yung meron tayo ngayon. Yeah. And ayun nga, 'di ba? Kasi ang sabi nila, after ECQ, magkakaroon ng GCQ, which is the General Community Quarantine. And dito nga sa GCQ, yung mga ipapatupad nila is parang unti-unti ibinabalik na nga po nila starting sa workforce. Ayan, papayagan na nilang lumabas yung mga nagtatrabaho ulit. Yung mga transportation, papayagan na rin nila, pero may mga limitations, parang kalahati, ayan, 50% ng sakay, ng maximum capacity ng isang sasakyan, yun lang yung allowed na sumakay. Ang daming sacrifices sa new normal, which is katulad nga lang sa transportation, may nabasa ako kahapon, parang yung sa MRT, LRT, magkakaroon ng 1 hour to 2 hours na waiting time. 2 to 3 hours. Diba dahil, oo, diba, 2 to 3 hours, mga ganun. And isipin nyo guys, di ba, yung nangyayari sa atin, before pa lang lahat ng to, before lockdown. Ganun na yung waiting time natin, di ba? Parang, hindi lalo uusad yung economy, hindi magiging productive, di ba? Kung sa mga ganun pa lang, ikinakain na yung oras mo sa isang araw. Ang maganda naman sa, ano, sa mangyayaring the new normal, dito, sana, lahat tayo, sumabay na sa papunta sa online. Ayan, lahat po online na po. Digital na, papunta na po sa digital. And sana, ito yung makita natin na parang good side niya. Which is, yan, nagta-transition na tayo mas mabilis kaysa before, di ba? Sa technology, yung mga kailangan nating i-update. Sana ma-update na sa internet, online transfers, di ba? Yung mga cashless payments. So, ayan, marami naman na rin, di ba? Na napapatupad yan. And tingin ko yun yung mas makakatulong din sa atin. Isipin nyo guys, 54 days na tayong nasa lockdown. Pero yung cases natin, hindi siya bumababa, di ba? And tuloy-tuloy pa po yung pagdami. Yes, and mostly sa NCR pa din talaga nang gagaling yung mga newest cases. Eh parang sa NCR nila, ipapatupad yung mga GCQ. Oo. Na parang dun yung mga working dun yung mga companies. So, kung sa NCR yung mga newest cases,
eh di lalo pa yung dadami once gawin nila under GCQ yung MCR. Yes, and sobrang high risk talaga. Pero let's pray. Ayan, pagdasal po natin lahat, anong nangyayari sa atin. At sana po matapos na po itong pandemic dahil lahat po tayo nagsasacrifice. Pero ayun, we would like to take this chance din po na pasalamatan po yung mga frontliners natin na tumutulong para matapos tong pandemic, gamutin tong COVID-19, especially health workers, yung mga nasa groceries, mga nagde-deliver, yung mga policemen natin, mga nasa militar natin, yan. Sila po yung nandyan sa daan, sila po yung nagpapatupad. Diba? So, let's pray for them, guys. Ayan, so now, ipapakita namin sa inyo, guys, kung ano ba yung mga nabili namin na protective equipments para by the time na lumabas tayo, the new normal is protected pa rin tayo. And pwede rin to, guys, magamit nyo if kayo yung madalas na tribute sa mga groceries na yan. Mm-hmm. So, ayan, shout out sa inyo. Maraming salamat. Lookbook in 3, 2, 1, go. Mga products na to pala, guys, mabibili nyo po sa mga links na lalagay po namin dyan sa baba. Ayan, check that out. And guys, ito na nga po, diba? Kailangan na po natin ang mga ganito once po na pumasok na tayo at magkaroon na ng the new normal. So hopefully, meron po kayo natutunan dito sa aming video and nag-enjoy po kayo. Comment down below your thoughts about the new normal GCQ, guys. Ayan, babasahin po namin lahat yan. And don't forget, guys, na we have an ongoing giveaway, di ba, love? Yes, we still have our 20,000 subscribers giveaway. Pwede kayo manalo ng 2,000 pesos. Yan, para yan sa, kumbaga, Ayuda. Paayuda ng We Do It. Paayuda ng We Do It. Diba? So, baka may, para may matulungan din kami sa inyo, guys. So, if gusto nyo sumali, where's the video? Diyan. Lalagay natin dyan yung video. Ayan. Panoorin nyo yan, guys, and follow the mechanics to win our giveaway. So, ayan, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming video. If you like it, don't forget to give it a big thumbs up. And subscribe to our channel. Ring mo na rin yung bell. And we'll see you guys on our next video. Bye! Stay safe, guys. Right.
That's right.